Magandang araw. So, ito na naman po ulit tayo. So, dumadami po ulit kasi yung mga queries regarding sa paggawa ng workplace by Facebook or Facebook workplace account. So, sa ngalan ng serbisyo publiko, ito na naman tayo para sa isang tutorial kung paano nga ba gumawa ng Facebook workplace account. So, una po, kung ang gamit nyo ay cellphone, i-download nyo muna sa Play Store or sa App Store ang Workplace from Facebook na app. Yan. I-download nyo muna po yan. Tapos, pag na-download nyo na, ay ready na po kayong gumawa ng account. So, sa ngayon ako, ang gamit ko po ay PC. Tulad ko, punta lang po kayo sa my.workplace.com. Bubukas po yan. Okay, may nakalagin account. Sige, sign out ko muna ito para mapakita ko sa inyo kung paano gumawa. Okay. So, kapag yan, kapag nasa my.workplace na kayo, ayan, tandaan nyo lang po yung URL. So, my.workplace.com. Ulitin natin, my.workplace.com. Ayan. Tapos, itatype nyo lang dito yung inyong DepEd email. So, ulitin ko po, DepEd email lang ang pwede, hindi po pwedeng personal, ha? Dahil ito po ay partnership ni DepEd tsaka kay Facebook na ang pwede lang, kaya ang pwede lang pong gamitin dito ay DepEd email. So, halimbawa ako, ang email ko ay sdo.manila@deped.gov.ph. So, i-click ko lang yung continue, tapos sasabihin niya, check your inbox, enter your code to activate your account. We've sent it to sdo.manila@deped.gov.ph. So, ngayon, buksan nyo lang yung DepEd email na ginamit ninyo. So, paano nyo yun bubuksan? Punta lang kayo sa gmail.com. So, makikita nyo, ang isa-sign in ko yung sdo.manila. So, sign in ko lang sdo.manila@deped.gov.ph. Ayan. Tapos, nagay ko yung password. Ano nga ulit password ko dito? Nakakalimutan ko na. Wait lang, anong password ko dito? Okay, so ayan, nabuksan ko na. So makikita ninyo, ayan, workplace, ayan yung activation code. Kunin nyo yung 580363 na yan, i-enter nyo dito sa box na your activation code. Pero pwede rin, nabuksan nyo yung email nila. Buksan nyo yung email. So, makikita nyo kagad yung activate account button. So, i-click nyo lang yan. Automatic, mapupunta na kayo dyan. So, tatanungin na niya kayo kung ano yung pangalan ninyo. So, halimbawa, ang pangalan ay Juan Carlos Sarmiento. So, ulitin ko po, hindi pwede yung poster dito. So, kailangan full name, pangalan. Tapos, gawa lang kayo ng password. Yan. Tapos, create account. So, according sa guidelines ng DepEd, hindi pwedeng pseudonym, hindi pwedeng nickname. So, kailangan po totoong pangalan, buong pangalan. So, kailangan i-create account. Okay, so, ayan na. So, once na nakita ninyo yung logo ng DepEd, ayan, tapos normally, makikita nyo kagad sa newsfeed ninyo, si Yusek Alain, makikita nyo kagad yung mga post niya. So, kung nakita nyo na yan, ibig sabihin, meron na kayong workplace account activated na. So, ngayon, punta lang kayo sa inyong profile. Click nyo lang yung malaking letter J na yan, malaking bilog na yan, o kung ano yung, para click nyo yung update, tapos upload kayo ng inyong picture. So, preferably po, ng central office o ng DepEd, dapat yung picture ay mula dibdib pataas. So, yan, katulad po na. At least, okay. Upload ko lang po yan. Ayan. So, ayusin natin. Then, save nyo lang po yan. Click save. And then, automatic po ma-upload na yung inyong profile picture. So, ako hindi ko po yan isa-save. Kasi, meron na po akong workplace account. Ginawa ko lang po ito for the purpose ng ating instructional video. Ngayon, what if, sir, nakalimutan ko yung DepEd email ko eh, kaya hindi ako makagawa ng account. Kaya, tapos hindi ko rin ma-open dahil hindi ko makuha yung activation code.
So kung nakalimutan ng DepEd email or wala pang DepEd email, pumunta lang sa ating website, depedmanila.net. So sign out ko muna to, sandali lang, para mapakita ko sa inyo ng buo yung instruction. Ayan. Sign out, close ko muna yan. Okay, so depedmanila.net ang ating website. Dito sa left may makikita kayong request for DepEd email account. So buksan nyo lang yan. Huwag kakalimutan na basahin ang mga pulisiya sa paggamit ng DepEd email. Sa bandang baba, ayan, click here to continue. Reminder, the form will require you to log in a non-DepEd email account. So, i-click nyo lang yan at mag-ready ng non-DepEd email account. So, ako, gagamit ako ng non-DepEd email account para ma-access ko yung form. So, juancarlos.depedmanila@gmail.com. Nagay ko lang yung password. Ayan, so nang meron akong 2-step to verify. One moment. Okay, ayan, magla-login ako. Yan, para makita ko yung form nung pag-request ng DepEd email sa ating online form. So fill out nyo lang yan, make sure na kompleto at tama, dahil hindi namin ipoproseso kung kulang or may mali sa impormasyon. Okay? So, yun lamang po at maraming salamat.